Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ingay na sanang hindi ko na lang pinansin. Ingay na sanang hindi ko na lang tinuntun kung saan nagmula. Ingay na dulot ng kapusukan ng dalawang taong tilang walang pakaalam kung may makakita man sa ginagawa nila. Naikuyom ko ang aking mga kamao at pilit pinapakalma ang aking sarili. Habang harap-harapan kong nasasaksihan ang kababuyan ng dalawang tao sa loob ng bakuran ko, ay hindi ko na malayang tila naging talo ng aking mga mata sa tila walang humpay na pagragasan ng aking mga luha. Bago pa man ako makapag-react at makapagsalita ay may humila na sa akin. Ma'am Maureen, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang mukha ni Yaya Tina ang sumalubong sa akin matapos kong mapagsino ang mapangahas na humila sa akin. Okay lang ako, salamat. Gumagaralgal kong sagot. Akyat na muna ako sa kwarto ha. Ikaw na munang bahala mag-asikaso kay Alexander. Paalam ko at hindi na hinintay na makapagbigay pa ng sagot. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng bahay. Gusto kong magpahinga. Pagod ako. Pagod sa lahat-lahat. Nakaisang hakbang pa lamang ako paakyat na may magsalita sa likurang bahagi ko. Nasasaktan ka ba sa nasaksihan mo, Maureen? Malumanay, ngunit may panuyang tono ang paraan ng pagtatanong nito. Gusto ko tong lingunin at bigyan ng mag-asawang sampal para ipakita kung saan dapat o lumugar. Nanatili akong tahimik. Remember this, Maureen. Maaaring naangkin mong katawan at apelyido niya. At tiningnan pa ako ng ex-fiancé na hirap mag-move on from head to toe. Pero hindi ang puso niya. At binigyan ako ng isang nakakainsulto at mapanuyang ngisi, sabay panhik sa silid nito. Nangihina akong umakyat sa aking kwarto. Pasalampak akong humiga sa kama. Inabot ko ang aking cellphone sa gilid at naghanap ng kanta. Gusto kong ipahingang utak at puso ko sa sakit. Tumihaya ako at ipinatong ang mga braso sa noo. Hindi ko alam kung anong oras akong nakatulog. Hindi ko na napakinggan na maayos ang kanta dahil sa sobrang pagod ay nakatulog siya. Pero pagod man ako, iisa lang si isip ko bago ko naipikit ang aking mata. Gagawin ko lahat, lahat-lahat maisalba lang ang aming pagsasama. Babawiin ko ang akin. Kailangan ko magdamot, ipagdamot ang aking asawa. Dahil akin lang ang asawa ko, akin lang. Ilang linggo matapos ang tagpong yun, ay pinipilit kong umaktong normal lalo na kapag nakikita ko silang magkasama. Hindi nga dito natutulog ang impactang yun, pero halos dito na to sa mansyon mamalagi, na tila bang takot na anumang oras ay agawin ko sa Albert. Oh, scratch that. Walang aagawin, dahil akin naman talaga sa Albert. Talaga ba, Maureen? Kutiya ng utak ko. Ipinilig ko ang aking ulo dahil nagsisimula na naman akong maging paranoid sa kakaisip ng sitwasyon namin. Kung paanong biglang naging cold ang asawa ko, ay siya namang naging mas malapit kami na Alexander sa isa't isa. Siya yung nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako. Yung yayakapin ako na maliliit niyang braso kapag nakikita niya akong nag-iisa. Ang sweet ng baby boy ko. Minsan, hindi ko maiwasang sundutin ng konsensya, lalo na kapag naaalala ko kung gaano ko kasama tratuhin ang ano ko, na alam kong habang buhay kong babaunin sa akin konsensya, at araw-araw kong pagsisisihan ng malaking pagkakamali kong yon. Kaya ngayon, pinipilit ko makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa anak ko at kay Albert,
sa kahit anong paraan, mabuo ko lang ang aking pamilya. Ugong ng humintong sasakyan ang nagpahinto sa lumilipad kong diwa. Hindi ko na malayang matagal na pala akong nakatulala sa kawalan. Ito ang madalas na nangyayari sa akin. Ang dami ko ang iniisip at mga katanungan na hindi ko din mabigyan ng tamang kasagutan. Sinipat ko ang pambisig kong relos. Alauna ng madaling araw. Napapansin kong napapadalas na late ang pag-uwi ng asawa ko. Kung anong pinagkakaabalahan ay hindi ko rin alam. Sa dahilang halos hindi na kami mapang-abot ni Albert dito sa bahay. Uuwi siyang madaling araw at maagang nagigising na minsan sabi pa ni Yaya Tina ay hindi man lang kumakain ng almusal o ni humigop ng mainit na kape. Ganun na ba siya kabisi kay Cathy? Buong araw ba silang magkasama? Kaya ba madalas siyang nasa labas para malaya nilang magawang mga nais nila? Sa mga ideyang pumasok sa isipan ko, ay hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. May karapatan naman siguro ako, no? Nagseselos ako. Nasasaktan ako. Siyempre, mahal na mahal kong asawa ko. Sobrang mahal na mahal. Kahit nagmumukha na akong tangat desperada, mahalaga lagi pa rin siyang nakikita kahit di na akong kasama. Inipon ko lahat ng hangin ko sa katawan at huminga na malalim. Calm myself. Inhale, exhale. At ang pakiramdam ko ay okay na ako at taas na akong bumaba ng hagdan ng may nakapaskil na malaki at matamis na ngiti sa aking labi para salubungin ang pinakamamahal at pinakagwapo kong asawa. Saktong nasa baba na ako nang bumukas naman ang main door at pasuray-suray na pumasok ang lalaking sasalubungin ko. Albert? Nauutal ko ang tawag. Kinakabahan ako at may pagdadalawang isip kung lalapitan ko ba o hindi. Tumingin siya sa gawi ko. Bahagya pang nagulat. Marahil ay hindi inaasahang madadatnan ako na naghihintay sa kanya sa ganong oras. Oh my wife! Halos namumukay ng mga matang wika nito. Naglakad to papalapit sa akin. Sa bawat hakbang nito, ay siya namang paghormentado ng puso ko. Sa hindi ko malamang rason, ay nakakaramdam ako ng kasiyahan. Marahil kasi, first time ko tong gawin. Hindi ko magawang ikurap ang aking mga mata. Nakatitig lamang sa lalaking pasuray-suray pang papalapit sa akin. Hindi kabawasan sa kagandahang lalaki nito ang magulo niyang itsura. Nakakalaglag panty pa din ang kagapuhan ng asawa ko kahit sa ganong huwisyo. Ang halos nagpupumutok nito mga muscle na humahakab sa suot nito. Napakatikas ng aking asawa. Walang tapon mula dulo ng mga daliri sa paa hanggang sa dulo ng mga buhok nito. Isang karangalan na maging asawa ng isang Albert Belmonte. Natigil ang aking pagpapantasya na makalapit na to sa akin at walang pasabing hinapit ako at ipinulupot ang mga matitigas sa braso sa aking bewang. Bakit kising ka pa? Hmm? Usisa nito habang ang mga kamay ay unti-unting pumipisil sa aking bewang, pataas. Hinihintay kita. Medyo nahihiya kong sagot. Oh? Gulat nitong reaksyon. Kahit ako din naman, marahil ay magugulat din. Lagi ka kasing late umuwi. Minsan nakatulugan ko ng paghihintay. Tila batang sumbong ko dito. I'm sorry lang ga, okay? Hindi ko gusto maging ganitong sitwasyon natin. Pero kailangan, para sa inyo. Lahat gagawin ko para sa inyo ng anak natin. Malamlam ang mga matang tumitigto sa akin, habang hawak na ngayon ng dalawang mga palad dito ang aking pisngi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit umiwas lamang to ng tingin. Akyat na tayo. Gusto ko nang matulog. Sagot nito na halatang iniiwasang sagutin ang aking tanong. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Kwarto natin lang ga. Putol nito sa iba ko pang sasabihin at mabilis na akong hinatak paakyat ng hagdan
sa ikalawang palapag na tila hindi to sumuray-suray ng dumating. Kwarto natin, ang sarap pakinggan. Unang pagkakataong marinig ko yon, na ayain akong papasok sa tinutulugang silid nito. Nagpatianod na lamang ako sa kanya hanggang marating namin ang dahon ng kanyang silid. Itinulak niya ito at agad kong hinila papasok at mabilis na nilak ang pinto. Albert, may pagtatanong sa aking mga mata nang tingnan ko siya. Bakit nilak niya yung kwarto? Dito ba ako matutulog? Tapos tabi kami sa malapad niyang kama? Habang ang mga bisig nito'y nakayakap sa akin at ako'y nakaunan sa malapad niyang dibdib. Sa mga iniisip, ay bigla akong pinamulahan ng mukha. Daig ko pang teenager sa aking inaakto. Masisisi mo ba ako? Na after 4 years, first time pa lamang namin ni Albert yung ganitong kalapit. First time niya akong mahawakan. Nahigit ko ang aking paghinga nang hapitin niya pa akong lalo't isandal sa likod ng pinto. Halos maduling ako sa sobrang lapit ng aming mga mukha. Magkadikit ang aming mga noo at ang aming mga ilong ay nagbubuguan. Kitang-kita kung gaano ito kakinis na tila mahihiya ang tigyaw at tumubo. Ang bughaw nitong mga mata na kapag tinititigan mo'y tila inaarok maging ang inyong kaluluwa. Ang perpektong matangos itong ilong at ang mamasa-masa nitong mga labi na tila nag-aaya. Napakagat ako sa aking mga labi na makaramdam ng kakaibang init sa katawan. Gusto kong tugunan ng init na ito. Bahala ng bukas. Sasamantalahin kong pagkakataong ganito pa si Albert dahil bigla itong matauhan at bumalik na naman kami sa dati. Kakapalan ko ng aking mukha. It's now or never. By hook or by crook, akin lang ang asawa ko. Walang pagdadalawang isip na ikinawit ko ang aking mga kamay sa leeg nito at mabilis na hinalikan ang kanyang mga labi. Halatang nagulat pa to sa aking ginawa, ngunit agad din tong tumugon. Nag-uumpisa nang gumalaw ang aming mga labi, ninanamnam ang lasa ng isa't isa. Saglit pa, ay naramdaman ko ng kanyang dilang nagpupumilit pumasok sa aking bunganga na agad ko namang pinalaguran. Unti-unti na rin naglulumikot ang kanyang mga kamay. Nagsisimula nitong maglakbay sa aking kabuuan. Hindi ko na napigil ang pinipigilan kong mga ungol. Kasabay na malutong na mura ni Albert ay ang pagbagsak ko sa malapad at malambot na kama. Ipinikit ko ang aking mga mata at buong pusong tinanggap at ginampanan ng aking obligasyon bilang asawa. Nagsisimula na akong buuin ang pamilya natin, Albert. Babawi ako. Hindi ko na kayang pigilan ang pangungulilang aking nararamdaman. Itinaas ko ang aking mga kamay at ipinulupot sa kanyang leeg at ang aking mga paa sa bewang ni Albert. Nalalasing ang aking buong pagkatao sa samutsaring emosyong hatid ng kanyang mga haplos. Hindi ko alam kung magigilty ba ako dahil sinamantala kong kalasingan ng asawa ko para masolo namin ang isa't isa. Ito lang ang tanging paraan na naisip ko para manatili pa sa bahay na to si Albert. Desperada na akong desperada. Ito na ang tamang oras para bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. I love you, Langga. Ilang beses naming pinagsaluhan ang sarap ng pag-iisa ng aming katawan. Ilang beses isinisigaw ang pangalan ng isa't isa. I love you too, Langga. Wika ko sa kanya habang tinitingnan ko siya sa mga mata. Bakas ang gulat sa gwapo nitong mukha, pero agad din ako nitong niyakap at kinulong sa mga bisig nito hanggang sa tuloy na kaming lamunin ng antok. Ang unang intimate scene namin na pareho naming gusto. Ang unang love yous namin sa isa't isa na hindi ko akalaing magiging huli na din pala. Dahil kinabukasan, paggising ko na naisin ko na lamang isiping panaginip o di kaya ibangungot lamang ang lahat. Tama nga sila. Lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng saya sa dulo ay sakit, pighati at pait. Kanina ba ako kasama para ipagkaita maging masaya?
Pagod na akong kumanlong sa bungungot kong kahapon. Inaayos ko ng bawat gusot. Tinatama ko ng bawat pagkakamali. Gaano ba kahirap maging masaya? Ano pa ba mga dapat kong gawin para tuluyan ko ng mabuong aking pamilya? Ang daming tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa dahon ng pinto ng silid ni Albert, habang nakatutok ang hawak nitong baril sa aking sentido. Isang maling galaw ay katapusan ko na at hindi ko hayaang mangyari yun. Paano ng ano ko? Paano na si Albert? Kailangan kong ipakita malakas ako at hindi natatakot. Ano bang kailangan mo, Cathy? Lakas loob ko ang tanong kahit nakakaramdam ako ng kabadal sa malamig na bagay na mas dumidiin pa sa ulo ko. Gusto kong layuan mo mag-ama ko, Maureen. Akin sa Albert! Gigil nitong sagot na mas tiniinan pang pagkakatutok ng hawak nito sa ulo ko. Huwag kang mangangkin ng hindi sa'yo, Cathy. Wala nang kayo! Pauyam kong sagot na mas lalo nitong ikinagalit. Punyeta kang babae ka! Ikaw ang sumira sa relasyon namin ni Albert. Ako dapat ng asawa niya at ina ng anak at magiging anak pa. Pero dahil sa'yo, nawala lahat ng yun. Ang mga pangako namin sa isa't isa. Ako ang pinangakuan niya ng kasal. Pero dahil sa kalandian mo, iniwan niya ako para sa'yo. Nanggagalaiti nitong sigaw at mabilis akong sinampal na halos ikitabingi ng ulo ko. Akin lang sila, Maureen! Akin lang! At muli na naman akong sinampal. Hawak-hawak ko ang nasasaktan kong pisngi na alam kong sa mga oras na to ay namumula na. Oo, aminado kong akong dahilan kaya hindi siyang pinakasalan. Ako ang dahilan kung bakit siya tinalikuran ni Albert. Kung bakit akong pinili nito. Pero hindi ko lahat yun ginusto. Natatandaan kong after ng insidente ng araw na yon, ay siya ring araw na tinapos na Albert ang relasyon nito sa longtime girlfriend or fiancé nito na si Cathy. The next day ay ang araw na kinausap ako ni Dylan tungkol sa nangyari sa akin at ang nagbabaka sakaling tanggapin niya pa ako. Ngunit halos pandirihan niya ako pagkatapos kong maisalaysay sa kanyang nangyari. At sa mismong araw na yon, natapos ang halos 7 taon naming pinagsamahan. Pero bakit sa akin nakabunton lahat ng galit? Biktima lang din ako. Akma na naman ako nitong sasampalin, ngunit mabilis kong sinalag. Walang sayo, Cathy! Nakangiti kong wika habang nakakuyom ang mga palad sa magkabila kong gilid. Oo, minsan siyang naging sayo, pero sa akin na siya ngayon, so move on. Huwag mong ipagsiksikan ang sarili mo sa taong ayaw sayo. Malakas kong sigaw sa kanya. Bakit ba may mga exes na hirap mag-move on? Tulog ba sila na nagpaulan ng salitang move on? Ang mga exes talaga madalas reason ng mga hiwala yan. Bakit hindi na lang kaya sila maging masaya sa bagong pag-ibig ng mga exes nila? Dahil sa pagsisisi? Kasi nakikita nilang masaya na yung tao sa bago nilang pag-ibig. Kaya gusto nilang sirain kahit nagbumukha na silang mga desperada. Hindi lang ikaw ang nawalan at iniwan, Cathy. Besides, hindi pinilit sa Albert na panagutan ako at pakasalan. Pareho lang tayo naging biktima dito, kaya wag mong ibuntun lahat ng kasalanan mo sa akin, Cathy. Pigil kong sigaw sa harapan niya na lalo pa nagpataas ng kilay nito. Sapat ng mahigit 4 na taong pangaagaw mo sa lalaking mahal ko. Maureen, binabawi ko niyang dapat sa akin. Dahil una pa man akin na siya. Matigas itong wika habang may nakapaskil na malademonyong ngiti sa mga labi. Bago ko man magawang sumagot sa mga atungal nito, ay isang hampas ng bakal sa ulo kong napahintod sa lumalakbay kong diwa. Kasunod ay ang paulit-ulit na pagdapo ng mga palad sa magkabila kong pisngi. Nasasaktan ako, pero kailangan ko maging malakas. Ngunit bago pa man ako makakilos para iligtas ang sarili ko sa demonyitang kaharap ko, / ex-fiancé ni Albert, na after 4 years hindi pa rin nakaka-move on, ay muling isang malakas na hampas sa ulo ko mula sa kung anong matigas na bagay ang nagpakawala sa aking ulirat
at tuloy na akong nilamon ng kadiliman. Mabigat at masakit ang aking buong katawan na magkaroon ako ng malay. Inilibot ko ang aking paningin, ngunit ang nakikita ko lamang ay ang matalahib na paligid at sa unahang bahagi ay tunog ng rumaragasang tubig. Saan mo ako dinalang hayop ka? Nanlilisik ang mga matang tanong ko sa demonyitang babaeng nakangising nakaupo sa harapan ko. Akmang sisipain ako nito, pero hindi ako makagalaw. Tiningnan ko ang sarili kong nakaupo habang ang mga kamay ay nakatali sa likuran at ang mga paa ay kapo may tali din. Tumingin ko sa akin at hinawakan ng aking baba sa baywika. Sa impyernong lugar na malayo sa lalaking mahal ko, at tinawag ang dalawang lalaking ngayon ko lamang napansin ang presensya. Saktan nyo hanggang magmakaawa. Ibalik nyo ang kung gaano kasakit yung naramdaman ko nang iwan ako ni Albert. At mabilis namang lumapit ang mga lalaki sa gawi ko. Sayang ka, Miss Beautiful. Ginalit mo kasi si Missy eh. At umpisa nang humaplos ang kamay nito sa braso ko. Pinilit kong alisin ang nakakadiri niyang kamay na dumidikit sa balat ko. Pakawalan niyo ako! Mga hayop kayo! Kati, bakit hindi ka nalang mag-move on at tanggapin na akong mahal ni Albert? Asawa niya ako at ina ng anak niya! Mabilis na lumapit si Kati at pabayang hinila ang aking buhok. Pakiramdam ko, ay matatanggal ng aking anit sa sobrang paghila nito. Nakatali ka na't lahat-lahat. Matapang ka pa din? Tingnan lang natin ko hanggang saan ang tapang mo na yan. At tumingin to sa mga kasamang lalaki. Bugbugin mo siya! Hindi ko alam paano ilagan ang mabibigat na suntok sa sikmurang binibigay ng mga alipores ni Kati. Ramdam ko ang sakit sa bawat pagtama ng mga kamao ng mga to sa aking katawan. Anong laban ko sa lakas ng lalaki? Lalo na, at nakatali pa ako. Pagbabayaran niyo sa batas ang lahat ng to at titiyakin ko mabubulo kayong lahat sa kulungan. Kahit sobra ng sakit sa katawan, ay pilit ko nilalabanan ng kanilang pananakit. Kailangan ko maging malakas dahil may Alexander at Albert pa ako naghihintay. Tingnan natin, Miss Beautiful, kung magagawa mo pa yan pagkatapos nito. At sunod-sunod na kamao mula sa dalawang lalaki ang tumama sa iba't ibang parte ng aking katawan. Gusto kong umilag, pero ano magagawa ko dahil iginapos nila ako? Wala akong magawa, kundi tanggapin ng lahat ng mga pinapadapo nilang suntok sa akin. Nalalasahan ko na din ang dugo mula sa aking bibig. Sa nanlalabo at nangihinang pakiramdam ay tumingala ako. Mahal na mahal ko kayo, Alexander at Albert. Sobrang mahal na mahal ko kayo. Kahit sa kabilang buhay, na alam kong kayo at kayo pa rin ang patuloy kong mamahalin. Alexander, Albert. Dalawang pangalang tanging laman ng kanyang isip at puso habang natatanaw ang sundo ng kamatayan.